What's up? And welcome to Life Adventure Philippines. In this channel, we create videos about travel, adventures, and everything in between to inspire you to get out there and experience nature in real life. The real life. Saan tayo? Nandito kami ngayon sa Sea Toller. Anong plano? Yes. Ang plan is aakyatin ang Great Gable and mag-wild camp sa Styhead Tarn. Ito yung tsura ng Great Gable. Yeah. Puro fog. Puro fog. Na may konting clearing. So, paano tayo nakapunta dito? Sumakay kami ng train, papunta ng Penrith, and then nag-bus kami to Keswick, and then Keswick to Sea Toller. Tapos nag-hike na kami from here to Styhead, Tarn. Then the following day, inakit na yung Great Gable. So, naka sa Seatwith na trail, na starting point, naka ilang 3 times na siguro kami nakadaan. Tapos ngayon, meron na siyang, dati wala siyang tindahan, ngayon meron siyang sari-sari store. Yeah, ang cute. Pero for charity. Oh, for charity. Tapos may snack shack. So may binebenta dito sa loob na mga pagkain tsaka drinks para sa Barrowdale Primary School. So, eto, nandito siya mga pagkain. Ayan, merong mga cookies, may bars, at meron ding mga bread. Dito may crisp and may drinks. May tubig, 7-Up, Tango, Pepsi, Coke. Ayan, 1 pound lang, mura. Mura lang. Tapos dito mo ilalagay yung bayad. So dito yung mga papel. Tapos doon yung coins. Ayos. Ayos siya. Snack shack. Ito siya, honesty store siya. Kasi pag kukuha ka ng goods, mm-hmm, kailangan bayad ka syempre. Walang bantay. Naka-lock lang yung lalagyan ng mga notes and coins. Yeah. Kami Very convenient. Uh-huh. Convenient store. Bumili kami ng Coke kasi may burger kami. Yeah. Na sponsored by Friday. So yun, kasama namin si Friday. Ito yung mga nadaanan namin papuntang campsite. Ayan. Yeah. Yan yung itsura niya. Medyo mahangin tsaka cloudy, moody yung... hike namin. Tapos yun, yung usual yung Stockley Bridge. Tapos yun, paakyat na kami dun sa... Styhead Gill na route and then Windy Pass. Yeah. Tapos Styhead Tarn. Tapos pagdating namin dun, nag-check na kami ng camping spot. Maganda yung camping spot at may tatlong flat area. Oo, na okay. Pero yung... Sobra. Yung una namin nakita, yung napili namin. Tapos sobra. Yun. Perfect spot siya. Pero sobrang lakas ang hangin. Oh, ang tapos problema. Inabutan kami ng ulan. So, ayun. Kaya nag-pitch kami ng maulan nung habang nagpipitch kami. Tapos yun, nag-dinner na kami at natulog. Maaga kami natulog kasi maaga kami nakarating. Mga 2.5 hours lang naming naakyat yung Styhead Tarn from starting point. Para mga 9 ata, nasa ano na tayo, no? Nasa loob na tayo ng tent. Mahangin siya pero hindi siya ganun kahangin kagaya sa Ben Nevis. Kaya okay lang. Pero nung mga siguro madaling araw, nagising kami dahil sobrang lakas ng ulan. Parang ulang Pilipinas. Sobrang lakas ng ulan. Buti na push pa din kahit na sobrang foggy nung umaga. Umasa na lang kami sa weather forecast. Nasabi araw ng 10 ng 10 a.m. Supposed to be 5 a.m. kami nagising. Tama naman yung gising pero yung akyat kasi tinatantya namin yung weather. Medyo maambon pa rin tapos parang ay mo umpisahan parang ganun. Hinintay lang muna namin. Kasi kung nag-start kami ng 6:30, inumpisa na namin dahil wala talaga foggy pa rin. Kaya yun. Tapos noon, nung from sa camping spot, paakyat na kami bago mag yung stretcher box. May nakamit kami yung bag. So yung bag kasi na yun, nandun na yun kahapon pa. Nandito pa rin yung bag. Hindi namin alam kung kanino tong bag. Karemor, with all the tents. Kasi kahapon, nandun kami. At may hiker dito na tinanong kami na kung sa amin ba daw to. Kahapon pa yun. Tapos ngayon, umaga na. Alas 6 na. 6:30 a.m. na. Nandito pa rin siya. So, mystery bag. Kanino kaya ito? Ano? Medyo mabigat. Siguro mga 13-14 kilograms. Kasi worried yung isang hiker kahapon eh. Parang umakyat pa siya doon, no? Inakyat pa niya doon kung nandun yung may-ari. Pero wala yung may-ari. Hanggang ngayon, nakalipas na ang buong maggabi. Naulanan na to. Naulanan, nabasa na lahat ng bag na to at nandito pa rin. Kung sino man yung may-ari nito. Parang sadyang iniwan niya. Oo, hindi mo alam. Parang sadya niyang iniwan.
Pero ayun, tingnan natin pagbaba namin dun sa dyan, sa Great Gable na yan, kung nandyan pa rin. Tingnan natin at malay mo ano pala yan, no? Baka na may ID pa sa loob at kontakin natin, tawagan natin kung anong dahilan na iniwan mo yung bag mo dito. O kasi isa siyang ano eh, o mystery. Kung baka kay Jessica sa di umano. May bag na naiwan dito sa kabundukan. Egg kaluwag. Egg kaluwag. Baka gagamitan mo yan na egg kaluwag ng mga ano niya, mga parafernalia. Anong misteryong nababalot sa bag na ito? So, tignan natin. Tara. Umakyat na kami from stretcher box hanggang sa summit. Puro assault yun non-stop. So, umpisa na ng bato. Steep assault. Hingal-hingal mode. Tapos, ayun, mahangin, maulan. Ilang so, beses basa. Kaming inulan. Kaya basa yung mga bato. Tapos, pagi. Grabe. Pagkatapos ng clearing kanina, konti. Ito naman kami. Ayan. Ulan. Ulan is reset. Ulan is reset. Sana saglit lang din to. Pero foggy pa rin yung summit, hindi pa rin namin nakikita. Tara. At least matetest na naman yung bag. Salamat saglit lang yung ulan. Nawala na agad siya. Lumalaban na naman yung powers ni Friday. Kanina yung powers namin eh, yung ulan yun eh. Kami ang malas. Saka baka non-stop. O, ayan na naman siya. Balik na naman agad. Siguro mga 45 minutes away na kami na summit. Lapit-lapit na kami. Pero fog pa rin. Nagulat na lang kami summit na. Ayan na naman. Surprise! Nasa summit na pala. Actually, ano siya yung surprise na yun? Parang wala na kasing mas mataas pa. So parang summit na siguro kasi walang trig point yung Great Gable. May mga bato lang. Nung una nga namin, nag-worry kami kasi puro bato-bato nga dun at wala siyang parang covering. Imalakas yung hangin. Baka hindi kami masyadong magtagal. Pero buti na nga lang yung pinakasummit niya. May mga malaki siyang bato, tapos pwede siyang ano, wind protection. Kaya nakakatambay kami kahit papano. Kaya nabigyan kami ng mga pasulpot-sulpot na clearing. Kaya ano, tuwang-tuwa kami nung umaraw. Sobra, grabe. Sobra. And ito yung itsura namin. No? Sigaw-sigaw pa, no? Yung araw. Ang saya nun, kahit isang minuto lang, lumakas yung ano namin. Yung energy, no? Tuwang-tuwa ka na eh. Yung powers namin, kasi kami ni Lovey, malas kami. Lagi na lang kaming, pag umakit kami ng summit, laging foggy or umuulan. Pero pag may kasama kami, laging minsan maganda yung panahon. Eh, si Friday. Pag umakit yan, maganda yung panahon. Naglalaban tuloy. At siyang nagwagi. Siyang nagwagi, kasi nabigyan kami ng kami. O, nakailang beses din yun. Tapos yung pinaka-last, yun yung pinaka-maganda. Nakapag-picture kami kahit papano. Hindi 360, pero nakita namin yung washed water. Parang iba pa rin. Ang ganda, sobra. Parang minsan talaga pag pinagkaitan ka, tapos pag binagbigyan ka, na-appreciate mo sobra. Yung konting ano lang yun, ilang 1 minute lang ata yan, 2 minutes lang. Tapos yun, after nun, ayun na, nag-picture-picture, video-video, tapos bumaba na kami. Tapos nung halfway na kami pababa, mas lalong nag-clear, no? Ang ganda. Tsaka payapa, no? Walang hangin. Tapos after nun, nag-lunch, nag-pack up, at bumaba sa Stockley Bridge at yun naligo kami. Yan ang itsura. Ang swerte namin kasi umaraw pagdating doon. Eh yun pa naman yung main ano requirement. Kailangan maaraw para mainit kasi malamig yung tubig. Tapos yun, dito na kami. Tapos yun, tawagan natin yung ano. Kine! Ayan. Kine! Eh, kasama namin ngayon, may import kami. May import kami. Si Friday. Friday! Hello!
anong masasabi mo? First time mo mag-wild camp. Ano masasabi mo sa wild camping? First wild camping experience. Ang saya. Dahil? Dahil, ano, at least may kasama ako. Hindi masyadong nakakatakot. Tsaka yung mga kasama ko, magagaling. Char. Char. May dehydrated, ano pa, food. May carbonara. Ano yung mga pinaka-natutunan mo sa experience na? Backlight. Backlight. The lighter, the better. Because, ang hirap maglakad pag mabigat. Yeah. Pati sa weight. Tama yan. Oo. Pag na-experience mo na kasi na magdala ng, pag magka-camp ka, dala mo lahat ng gamit, pang luto, pang tulog, tent, mabigat talaga siya. Tapos pag... May pagod pa kasama, may ascent pa, may elevation, bato-bato, levels. Lahat ng bigat, magka-count talaga yan. No? Mahirap siyang maintindi kapag sinasabi lang, pero pag na-experience mo, ah, ito pala yung sinasabi nilang mas maganda, mas magaan. Kasi best nga, day hike. Pag para ka lang nag-day hike, wala ka lang pagkain, tubig lang talaga. Kasi para mas ma-appreciate yung nature, yung ganda ng bundok kapag hindi ka nahihirapan. Alam mo yun. Hindi masyadong pag... Pero kahit mapapagod ka naman talaga. Worth it naman. Yes. So, thankful din kami dahil si Friday lang ngayon ang matira matibay, ang natira. Ang dami namin dapat kasama ngayon. Tapos dapat scaffold fight tayo. Kaya, hindi na namin natapusin. Yeah, hindi na namin end yung vlog. And gawa na lang tayo ng usual, some guide. Yeah, after one year. After one year. Wag naman. Naghihintay ako parati. Subscriber pala. So ayun, sana na-inspire kayo and sana makatulong tong vlog na to if you're planning to hike Great Gable in the future. And if you're interested in travel videos and travel-related contents like this one, please subscribe to our channel and always remember to... Travel wisely. Travel responsibly and... Leave no trace! Nakalimutan ko! Bye! Ano ngayon?